ilang buwan na. So syempre, hindi biro-biro yung mounting hospital bills. Sa ngayon, ilang milyon na ang running bill ninyo, if I may ask, Andrew? Nasa ano na po, ma'am, 5.2 ang aming running bill dito sa St. Luke's. Well, how are you getting by sa mga bayanin? Actually, ma'am, ayoko siyang isipin in a long term kasi may stress lang ako eh. Kasi at the moment, wala talaga siyang solution. So ang ginagawa ko lang sa kanya, nagpo-focus ako doon sa everyday task na kailangan kong gawin. Yung, for example, yung kanyang mga treatments and medication for today, yan yung pinipilit kong itawid. Problema, sakit, at kawalan ng pera. Ilan lang yan sa mga pagsubok na pwedeng daanan ng isang pamilya. Si Andrew kasi, matapos atakihin sa puso ang asawang si Joromy, milyong pisong halaga naman ng bill ang kanilang pasanin. Saan sila humuhugot ng lakas para magpakatatag? At paano sila nagpapatuloy sa sitwasyong punong-puno ng hamon? Ang hirap, ano? At para ibahagi ang kanyang kwento sa atin, makakausap po natin live via Zoom si Andrew Skimmer. Magandang hapon, Andrew. Hi, Andrew. Hi, Andrew. Well, Julius, Ate Tin, magandang hapon po sa inyo. And of course, magandang hapon po sa ating mga viewers. Good afternoon po. Good afternoon. Si Joromy ba ay kasama mo ngayon? Ayan, si Joromy, no? Ayan, nakita na natin. Yes po, Kuya Julius. Andito po siya sa background. Actually, gising po siya ngayon. Hi, Joromy! Well, baka di tayo narinig. Narinig. Hi, Joromy. Kumusta? We're praying for you. I just said the prayer for you before we started our show. Thank you. Thank you po. Bale, nasaan kayo ngayon, Andrew? Nasa hospital po, Kuya Julius. Hospital. Nasa St. Luke's Medical Global Center po. Ayun, oo. You are an actor, no? Actor. At si Joromy ba ay actress din? Hindi naman po. Kuya Julius, normal lang. Oo. Paano ba nagsimula itong inyong problema? Ano po, Kuya Julius? Noong November 1 po, actually, nagkaroon siya ng matindi-tinding asthma attack na nauwi po sa cardiac arrest. Tapos, ayan niya po, from cardiac arrest, nung nagkaroon siya ng consciousness, yun po ang diagnose ng ating mga neurologist sa kanya. Mm-hmm. Meron po siyang severe hypoxemia. Mm-hmm. Ito po yung matagal na exposure ng brain natin na walang oxygen na dumadaloy sa kanya. Mm-hmm. So yun yung situation niya ngayon. Actually, ano po siya, nakomatose po siya for almost 2 months sa NCCU, Neurocritical Intensive Care Unit nito. St. Luke's Global. Then after nga po, no, nung nag-gain po siya ng consciousness, yun po yung diagnose sa kanya. Oo. Severe hypoxemia. Aha. Balikan lang natin ng konti yung love story ninyo, mag-asawa. Paano ba kayo nagkakilala ni Joromy? Ako, Kuya Julius, matagal na po. 18 years ago pa po. Siguro dahil din po sa common friends. Ah. Nung time na yun ba, ay may asthma na si Joromy? Opo, opo. Ano po siya, yung asthma niya, ever since bata po siya. Actually, sa family po talaga nila, lahat sila, karamihan mga asthmatic, especially yung kanya pong father. Tsaka po siya. Pero kasi pag inisip mo, ang asthma, hindi naman marami sa atin ang alam, ay yung asthma, hindi naman talaga siya nauuwi sa mga ganyang klaseng kakritikal, no? Ng mga situations. Actually, oo. Dahil kung may nebulizer ka, di ba? Meron kang gamot na ini-inhale, okay na. Uh-huh. Si Joromy ba, nung nagsisimula pa lang kayo sa inyong relationship, meron siya, lagi siyang dalang, ano, yung inhaler? Yes, Kuya Julius. Opo, talaga pong ano to. Palagi siyang ready. Merong, ano yan, meron siyang yung kanyang Ventolin inhaler. Uh-huh. Dalawa yun, isang color orange at isang color blue. Uh-huh. Lagi niyang dala yun. Actually, nung November 1 po, nung night nung asthma attack niya, that night hindi po tumatalab yung kanyang ano, Ventolin inhaler. Ang mali ko lang po noon, sabi po nung pulmo sa akin, actually ngayon alam po na, na dapat daw po yung Ventolin, yung mga inhaler packs, once na hindi po siya tumalaw,
tatlong beses, kailangan dalhin na daw po talaga sa ER yung taong may asthma. Uh-huh. Kailangan na daw po siyang masaksakan as much as possible, as soon as possible, ng steroids. Uh-huh. So, yun po yung nangyari sa amin ni Joe, nitong aking asawa. Wala akong idea pa sa ganun. Uh-huh. So, try kami ng try nung puff niya, hindi tumatalab. Uh-huh. So, instead of going to the hospital, kasi nga natatakot kami because of COVID, sabi uh-huh. ng asawa ko, baka mamaya hika lang. Baka doon pa ako sa ER mahawa ng ano ng ibang sakit. Mm-mm. So, tinry pa rin namin. Tapos sabi ko sa kanya, oh sige, try mong mag-nebulizer. Mm-mm. Tapos, exacto that night, naubusan kami ng Ventolin Nebule, which is yung pinakabala ng kanyang nebulizer. So, kailangan kong bumaba sa mercury drug. Buti na lang, yung tinitirahan namin na bahay, sa mismong likod, is mercury drug na mismo. So, almost ano lang siya, almost few minutes walk. Mm-hmm. So, pag akyat ko, nakapag-nebulize pa siya ng konti, tapos nakapag-take pa siya ng oral medication niya, kasi hindi na talaga tumatalab. Mm-hmm. Tapos sabi ko sa kanya, dalhin na kita sa ER. Tapos habang nag-uusap pa kami ng ganun, siguro, split seconds lang, nakita ko talaga nangingitim na yung ano niya. Mm-hmm. Nangingitim na yung bibig niya at saka yung mga kuko niya nangingitim na. Ibig sabihin nun, mm-mm. wala na talagang oxygen na oo. Nagpo-flow sa sistema niya. Mm-mm. Or at least kulang na. Eh nung nakita ko yun, binitbit ko na siya, binalot ko siya ng tawel kasi nakapantulog lang siya. Mm-mm. Binalot ko siya ng tawel, binaba ko na siya. Ang matindi pa yung building na tinitira namin, walang elevator. Tapos nasa top floor kami, nasa fourth. Oo. So, kinarga ko siya pababa. Tapos, dahan-dahan na siyang nagde-dead weight. Tapos, nung nagde-dead weight na siya, nararamdaman ko, hawak ko yung kamay niya eh. Nagpe-fade dahan-dahan yung pulse. So, nung nagpe-fade na dahan-dahan yung pulse niya, alam ko na eh, nag-undergo na siya ng cardiac arrest. Oo. Swerte naman, pagbaba ko, Kuya Julius, merong nakaparang taxi po sa mismong tapat ng aming tinitirhan. Wow. Kasi wala pong dumadaan talaga doon sa street namin na yan. Eh, that time pa, that was I think 4:30 a.m. So wala po talaga sasakyan dumadaan. Pero nung umaga na yun, meron pong nakapara na taxi doon. Nakita ako nung manong, tinulungan niya ako agad. And yung pagsakay ko, hindi na nga siya nagtanong kung saan dadalhin. Alam niya, dito dadalhin. Kasi yung bahay po namin, walking distance lang dito sa St. Luke's. Uh-huh. So siguro mga, I think less than 5 minutes or I think 5 minutes na karating kami dito sa St. Luke's. Kaso nung pagsakay namin sa taxi, wala na siyang pulse. Wala na siyang pulse. Kinakabog ko na yung dibdib niya noon eh. Kasi talagang wala na akong naramdamang pulse niya. Pagdating namin sa emergency room ng St. Luke's, pagsalubong sa amin ng mga attendee na nurse, dineclare na nila na nag-arrest na talaga siya. Kasi wala na eh. Mm-hmm. Tapos pagpasok namin sa ER, syempre hindi ako basta-basta nakapasok dahil nga mahigpit because of COVID. Right. Eh, nakarating ako sa ER, ang suot ko lang, boxer shorts, wala akong brief. Tapos ang loob kong tsinelas, isang pair na tsinelas, tapos nakasando ako na white na punit-punit. So dinamitan muna nila ako ng proper attire para makapasok ako sa OR. Pagpasok ko, sobrang bilis yung pangyayari. Siguro tatlong tao yung nagdamit sa akin. Nakapasok ako agad sa ER. Pagpasok ko, inabutan ko pa si ni CPR siya. Nag-fail yung unang CPR. Second na CPR, nag-fail. Ito yung mga moment na nag-hysterical na ako, umiiyak na ako sa ER. Pangatlong CPR sa kanya, doon lang sila nakakuha ulit ng pulse. When you say CPR, ito yung parang kinukuryente siya, no? Nire-resuscitate na siya. Nire-revive. Nire-revive, yung parang pinapump yung puso. No? Opo. Tapos may oxygen sa bibig. Bumalik yung kanyang heartbeat. So ito yung ginawa. Tatlong beses po siyang ginanoon. Dalawang beses nag-fail yun. Pangatlong beses, saka pa lang po bumalik yung kanyang heartbeat. Okay. And after that, ano nangyari? Tapos ayun na po, after nun, ayun na yung nasa video po, yung pinasok na siya sa mismong ano. Nagpuntahan na po, ang pinakaunang pumunta is yung cardiologist. Cardiologist, pulmonologist, at saka yung kanilang neurologist. Tatlo po agad yun, isang team agad yung tumingin sa kanya. Tapos sinabihan nila ako agad ng mag-prepare ako kasi kailangan talagang ilipat right away sa kanilang ICU yung patient. Mm-hmm.
So yun nga po, siguro ano lang to, siguro mga around 1 p.m. I think naiakyat na nila sa ICU yung asawa ko, Kuya Julius. Tapos from ICU, dineclare na nila as ano siya, as comatose. Hindi, nilinaw nila to, hindi po siya brain dead kasi yun yung na-alarma ako nung sinabi nilang comatose eh. Sabi ko, bakit po comatose? Sabi nung kanilang neurologist, sir, lilinawin ko po, she is not brain dead, okay? Sabi niya, comatose meaning unresponsive po siya. Mm-hmm. So, nandoon siya sa state na ganun. So, sabi nila, kailangan nilang ilipat from ICU sa NCCU nila, which is eto nga po yung neurocritical intensive care unit nila. Tapos from there, siguro, mga almost 2 months po siya nagtagal dun. Doon na po siya nag-gain ng consciousness niya, actually. Doon na rin din po nila dinayagnose, yun nga po yung kanyang severe hypoxemia. Na-diagnose po nila yun after mag-gain siya ng consciousness. Na nagkaroon siya ng consciousness, yun yung pinaka. Ang gusto namin malaman, kung ano naging unang-una mong reaksyon nung bumalik yung malay. Nagising ulit si... Ni Jeremy. Yeah, Jeremy. Were you able to witness this? Nakita mo ba ito mismo sa mata mo? Siyempre, napakasaya ko. Hindi ko to nakita kasi hindi ako pwede magtagal palagi sa NCC. Uh-huh. Noon, binibigyan lang nila ako every day ng 40 minutes. Uh-huh. Every day. Tapos after 40 minutes, hintay na ulit ako kayo ng bukasan. So, nung nag-gain po siya ng consciousness, ang nandun is mga attending doctors lang nila. Yeah. Itinawag nila sa akin na, yun nga, na conscious na siya, pero hindi totally conscious. Kumbaga, naididilat lang niya yung mata niya. Yeah. Pero hindi pa siya totally responsive. Yeah. Nadidilat lang niya yung mata niya. Tapos nakakaano naman na siya, meron siyang konting reaction. Nung sinabi nila yun, talagang bumuhos yung emotion ko. Kasi siyempre, na-trauma ako doon sa nangyari. Hope yun eh. Nag-open na naman ang panibagong hope para sa'yo na bumalik sa normal. Ibang klase. So nung sinabi ni kasi for almost 2 months, hindi talaga ako natutulog. Kasi nga, balisa ka kasi hindi mo alam kung anong haharapin mo kinabukasan eh. Yung anytime, pwede kang tawagan na ito yung sitwasyon, ito yung ganito. Tapos, nakakatakot pa kasi everyday pinagpe-prepare ka nila. Oo. For the worst. So, palagi kang gaganunin ng neurologist mo, Andrew, prepare for the worst. Ganito yan, ganyan yan. Yun yung palagi mong maririnig. So, ako, syempre, kapit lang talaga sa Panginoon. Palagi ko naman sinasabi yan, lalo sa family ng wife ko. Ang mga doctors natin, as much as possible, ano yan eh, kumbaga science yan. Pero hindi ako naniniwala kasi na sila ang finance eh. Ang finance eh, palagi yung nabossing natin sa taas. Hanggat hindi niya sinasabing, tapos ka na anak, umuwi ka na. Sinabi ko sa family niya, I will fight for your life. Yeah. Hindi ako titigil. Oo, itong mga kinuwento mo mismo, no, the series or the succession of events, yan mismo sign na yan eh, that the Lord was really with you noong mga panahon na yon. Biro mo, yung paglabas nyo ng, ng building nyo, nandun ng taxi at 4:30 a.m. na hindi talaga nangyari. Yun pa lang, diba, the Lord sent an angel to bring you to the hospital, to the ER. And then tatlong beses siya tinry ni revive. Sa pangatlo, na-revive siya. Another sign. And then, na-comatose siya. And then, she woke up. Jeremy woke up. Another sign. So, lahat ng signs yan, tama ka. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang mission ni Jeremy sa mundong ito. What I want to know, Andrew, is that how are your children taking this? Nasaan sila ngayon? Actually, ito po, nasa likod ko po silang dalawa. Actually, lagi ko po silang kasama. Ilang taon na ba yung mga anak ninyo? Ito pong eldest namin, she's already 15 years old. 15? Yung youngest po namin, yung lalaki, si Sander, he's already 8. Aha. Okay. How are they taking all this? Itong lahat ng nangyayari. Hi, kids! Stay, be brave, ha? Stay brave and prayerful, kids. Okay. My full name is Alexander Schinner. Ano sabi ni Andrew? Sabi po niya, my full name is Alexander. Yun, Alexander. Alexander. So, Alexander, and your eldest is, again? Ano po, Andrea. Andrea Marie. And Alexander. My short name is... Ano naman po, ma'am?
mabait itong mga bata nito. Binayayaan ako ng Panginoon ng mga mabait na anak. Nahirapan lang po sila. Siyempre, normal naman po sa bata yun, yung mag-adjust. Nung umpisa, siyempre, na-trauma sila. Ikaw ba naman? Lalo na po itong youngest ko kasi siya yung naka-witness nung nangyari talaga. Oh. Very close siya sa kanyang mga. Yeah. Oh. So, nung una kasi, bawal silang pumunta sa mami nila. Yun yung pinakamahirap na part. Yung everyday, tatanungin kanyang mga yan, Daddy, asan si mami? Oh, Daddy, kamusta si mami? Tapos, yung nasa critical na condition, syempre yung mami nila, hindi mo masagot. Yeah. Wala kang masabi, hindi mo masabi na, anak, prepare yourself, itong sitwasyon ng mami mo. So, ayokong i-attract nila yung reality na yun. So, palagi kong sinasabi at that time na, your mommy si ano, your mommy will be well. Yes, she will be healed. Tsaka pray lang sila ng pray. Andrew, ano explanation ng doctor? Bakit nauwi sa cardiac arrest tsaka o heart attack yung asthma ni... Tsaka yung hypoxia no, na sinasabi. Is it rare? Mo. A rare condition ba yun? Can it happen to anyone with asthma? Yung severe hypoxemia actually. Oh. Yung cardiac arrest naman po, actually hindi siya rare eh. Ganito Kuya Julius, kaya po nauwi sa cardiac arrest is because nagspasam po yung kanyang baga. Kumbaga pinulikat na yung lungs niya. Hirap na hirap. Kumbaga, napagod. Ang lungs po at saka ang puso daw ng tao, magkapatid yan dalawang. Once na ang lungs po natin is hirap nang magpump ng hangin. Mm-mm. Automatic, wala pong oxygen na magpo-flow sa puso natin. Mm-mm. Pag walang oxygen na nagpo-flow sa puso natin, hirap po siyang magpump. Ayun. Hirap. Hindi lang double time yung kailangan gawin, triple time. So pag tumagal ng few minutes, nauuwi ito o maaring mauwi talaga sa cardiac arrest. Thank you for that information. Kasi baka yung iba mga viewers natin yung sakit din ganyan, di ba? We have to yes, know. Yes, actually mag-iingat sila kasi ayan po ang nasa isip ng iba natin mga kapatid. Uh-oh. Yung porket asthma, yeah. Tinitake for granted nila, I don't think so. Ang asthma, hindi po, ang cause niyan is yung pagod lang ng katawan. Most of the time, ang cause po ng asthma is stress. It's either physical stress, mental stress, or emotional stress. Stress yun. So yung severe hypoxemia naman po, commonly po ito nangyayari sa mga taong galing sa cardiac arrest. Kasi yung severe hypoxemia, ito po yung nagiging condition ng brain natin pagka matagal pong walang oxygen na dumadaloy sa utak natin. Yeah. So kumbaga, nagre-reset or nagre-restart. So parang reboot. Ganun yung nangyari sa kanya. Ayun. Andrew, punta naman tayo sa realidad. Sa realidad na mga nangyayari ngayon sa pamilya mo. Siyempre, matagal na kayo dyan since November, no? November. So, November 1. Oo, ilang buwan na. So, siyempre, hindi biro-biro yung mounting hospital bills. Sa ngayon, ilang million na ang running bill ninyo, if I may ask, Andrew? Nasa ano na po, ma'am, 5.2 ang aming running bill dito sa St. Luke's. Well, how are you getting by sa mga bayarin? Actually, ma'am, ayoko siyang isipin in a long term kasi may stress lang ako eh. Kasi at the moment, wala talaga siyang solution. So, ang ginagawa ko lang sa kanya, nagpo-focus ako doon sa everyday task na kailangan kong gawin. Mm-hmm. Yung, for example, yung kanyang mga treatments and medication for the day, yan yung pinipilit kong itawid. Mm-hmm. So, yun lang. Pero yung ano ko siya babayaran after niya lumabas. God will provide. God will provide. He's the greatest provider. Pero kasi sa research namin, malaking bagay o malaking na itutulong sa inyo ng mga viral videos, yung mga pinupost nyo sa TikTok. Yes, totoo po yan. In what way nakakatulong sa inyo ang ating mga netizens? Totoo, nako. Maraming salamat sa ating mga kapatid. Napakalaking bagay nun, ma'am. Kuya Julius. Sa totoo lang, may pagkakataon po na talagang zero, yung talagang walang-wala na. Mm. Pero naitatawid ko po dahil may nagpapadala palagi ng tulong. Yung patuha 200, patriha 300, kahit 50 pesos. Minsan magugulat kami magpapadala ng 50 pesos pero 10 tao, 60 na tao. Mabubuo mo yung kailangan mong pambili ng gamot. Totoo yan. Nakakatuwa po kaya. Grabe. Maraming. Nakakapag-trabaho ka pa rin?
kahit na ganyan ang sitwasyon? Kailangan po. Kailangan kay Julius, pag may papasok na racket, most of the time, itinatawid ko po talaga. Pag kaya po, pero syempre, siya pa rin yung priority ko. Eh, ang mga taping po natin ngayon, Kuya Julius, puro locking. That's true. So, doon ako totally hirap na hirap yung mga locking na taping. So, pag nakakakuha po ako ng yung pwede akong mag-uwian or isang araw, dalawang araw na racket, yan yung tinatanggap ko. Hindi pa ako nakakatanggap ng mga matagalang tape. What about yung mga kaibigan mo sa showbiz? Marami na bang tumulong din? Actually, ma'am, marami naman po. Mm-mm. Yung iba naman po, hindi ko naman masisi, ma'am, kasi dumaan yung election. Talagang sobrang busy po nung ating mga ibang kapatid. So, tignan po natin. Marami naman pong nangakong tutulong. Pero alam mo, nakakahiya lang pong mag-update as much as possible. Mm-hmm. Naghihintay lang po akong maalala nila ako kahit papano. Mm-hmm. Apo. Si, ano ba? Si Jeremy, nakakausap? Nagre-respond na ba siya? Nagre-respond po siya, Kuya Julius, sa mata lang. Inakukurap niya yung mata niya. Pero hindi pa siya total nakakasalita. Kasi butas pa po yung leg niya because of trichostomy. Okay, so she responds and she understands whatever you tell her. Apo. No? Mm-hmm. Nakakatuwa naman. Naiintindihan niya po lahat. Saka nare-recognize niya po lahat ng mga tao sa paligid niya. Nagagalaw niya pa yung kanya mga kamay? Nagagalaw. Ngayon po, medyo nagagalaw na po medyo niya. Na. Pati yung paa niya. Dati po, hindi. Ngayon, nagagalaw na niya. Nai-stretch na po niya. Anong nagpapalakas sa loob mo? Actually, number one, siguro Kuya Julius, it's love. Kasi yun lang po talaga, pag mahal mo ang tao, maraming paraan eh. Pag mahal mo yung taong involved, hindi ka papayag na wala kang pwedeng paraan na pwedeng gawin. Palaging may paraan kang maiisip. At saka pag mayroon ka na, at saka pag totoong pagmamahal naman, para sa akin Kuya Julius, yung nilalaban mo, hindi ka papabayaan ng Panginoon. That's true. Meron ka bang favorite prayer, Andrew, na pwede mo na i-share sa mga katulad nyo na may pinagdaraanan na ganitong matinding pagsubok? Meron ka bang paboritong prayer? Ako mas maganda kasing kausapin yung Panginoon natin kung ano yung galing sa puso ninyo. Kasi tatay natin yun. Pero syempre, yung pinaka-paborito ko po sa lahat ever since is yung ating Lord's Prayer. Yes. O sa Tagalog, ito yung ating dasal na Ama namin. Ama namin. Napaka-effective po niyan dasal na yan. Pag kayo po'y natatakot, pag kayo po'y nalulungkot, pag kayo po'y binabahan ng problema, dasalin nyo lang po yan. Imposibleng hindi po kayo babain ng Holy Spirit. Amen. Wow, amen. Totoo yan. Walking testimony po ako. Amen. Andrew, anong mensahe ang gusto mong ipaabot kay Jeremy ngayon na nakikinig siya sa atin? Well, mahal na mahal ka namin, Mami. Kapit ka lang. Mahal ka ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Nandito lang kami, sa tabi mo. Kasama mo kaming lalaban. Jeremy, we're praying for you, Jeremy, also. Narinig naman po yun. Yes. You'll be healed in Jesus' name. One day. Diba? Mm-hmm. Ito, GCash. Bigay natin yung GCash mo, Andrew. I'm sure marami tayo na antig ngayong araw na ito. We're not asking for a lot, kung ano lang pong kayang ibigay ng inyong bulsa, at kung sinasabi po ng inyong puso, ay itulong po natin dito kay Jeremy. Go ahead, Andrew. Ano ba ang ating GCash account? Salamat po. Yung GCash number po niya is 0917-16... Ito na lang. Mas okay po ito. Ito po yung GCash number ng kanyang sister. Ayan, 0917-301-1957. Ayan, ang pangalan po is Ruby Jennifer Rivero. Sister po niya ito. Ayan, ulitin natin yung number. Ito po, GCash number 0917-301-1957. Ruby Jennifer Rivero po yung pangalan. Oo, ayan. May ano rin kayo? May mga bank accounts din kayo? Kuya Julius, yung sa amin po, nag-close na yung parehas na BDO and BPI. Nakikibank account lang po ako ngayon dito sa kanyang sister kay Ruby, dun sa kanyang BDO.
Oo. Nakakalungkot, but at the same time, it gives us strength na yung kwento ninyo sa kabila ng mga napakalaking problema sa buhay, hindi nakikita sa mukha mo, Andrew, sa iyong pananalita na ikaw ay sumusuko dito sa laban na ito. And I'm sure hindi ka susuko hanggat hindi mo naibabalik sa normal or close to normal ang inyong pamilya. So we're praying for you. We're praying for you. Pati ang mga viewers natin, yes, they will all pray for you. Kung di man sila makapagbigay ng pera, prayers po ang paabot natin, yes, para sa pagaling po yung dasal. Oh, oh. We'll also pray for you, Andrew, dahil yes, isa kang napakagandang ehemplo ng asawa. Yeah. Yeah. Thank you po. Thank you. Hang in there, Andrew. Hang in there, Jeremy. You'll be healed in God's perfect time. And we look forward to that day, Andrew, na makakausap natin si Jeremy dahil siya'y magaling na. Oo. Opo. Sige. Thank you. Baka may gusto kang pasalamatan bago tayo mag-goodbye, Andrew. Your doctors, the people opo, there. Actually, hindi ko na po kayo isa-isahin dahil napakadami po talaga ng ating mga netizen na nagbigay. Tsaka po sa aking mga kaibigan, tsaka sa mga kaibigan po ng aking asawa, napakadami niyo po. Maraming maraming salamat, mga kapatid. Kilala niyo naman kung sino kayo eh. Mga paps, mga pamsi, thank you very much. Thank you, thank you. Kulang yung buong maghapon para pasalamatan ko kayo, promise. Galing sa puso ko to, mga kapatid. Maraming, maraming, maraming salamat. Bahala na ang Panginoon bumawi sa inunda. Thank you. Thank you, Andrew. Salamat, Andrew. Kapit lang. Thank you. Thank you, Julius, Ma'am P. And bye na lang sa iyong mga anak na nandyan ngayon. Thank you po. Take care. Continue to be strong, guys. Love your parents, ha? Love your parents lagi. Always say, I love you to both mommy and daddy. I love you, mommy. I love you, daddy. Yan. Yeah, yung mga heroes natin, di ba? Mga kids, hero natin si mommy at si daddy. Thank you. Thank you, Andrew. Again. Mabuhay ka. At kay thank you po. Oo. Ayan. Nakutulong po tayo. Mga kapatid, tulong tayo dito sa mag-asawang ito, no? Isa po itong napakabigat na pagsubok. But yung mga signs are there, no? Partner, yeah, kitang-kita naman natin. Tama, inisa-isa mo yung mga bagay na yon. Pero napansin ko, dun sa driver, kung ikaw ay nanonood ngayon, ikaw talaga yung sugo ng langit dito, eh. Mm-mm. Unang-una, hindi ka nagdalawang isip kasi may mga driver na syempre natatakot baka magka-COVID eh. Hindi makahinga yung pasyente nung sinakay sa sasakyan. Baka pero hindi nagdalawang isip. Dinala pa rin sa ospital with of course the risk of, malay mo, may COVID nga yung pasyente, nahawa na siya. So ibig sabihin, itong tao na ito ay talagang mabuting tao. Yeah. Bukal sa puso niya na tumulong sa kapwa. But I'm sure hindi naningil yan eh. Baka dinala na yan sa ospital. That's it. At syempre sa pagkalito at pagkataranta, dami ng inisip ni Andrew, baka hindi niya nakuha yung pangalan. Yes. Pero malay mo rin kung nanonood sa atin si Mamang Driver. Mag-email kayo at magpakilala po sa amin, Mamang Driver, para magbigay pugay din kami sa inyo. Diba? Imagine, kung walang taxi ng time na yun, wala na. Buhat niya dead weight na eh. Pag wala walang dumating in a matter of minutes, patay wala na si, si Jeremy. Hindi naman kayang bitbitin ni Andrew yung asawa niya. All the way na naglalakad, papunta, o tumatakbo, papunta sa ospital. That's mamamatay talaga. God was there. God was there. So tandaan nyo guys, in any trial that you have, in any trial na akala nyo walang Diyos, nag-iisa kayo, God is always there. Hindi kayo nag-iisa. Papu? Thank you sa mga nagpadala ng tulong kay Mr. Penn Medina sa pamigitan ng ating Super Thanks. Sa ngayon ay nakalikom po tayo ng $89.55 na ating ibibigay sa kanila. Sa mga gustong tumulong naman kay Andrew at kay Jeremy, just click on the Super Thanks button below and send your donation. Thank you!